So, may mga pagkain po kasi sa merkado na minsan ay nagdudulot ng sakit sa ating mga kababayan dahil hindi ligtas ang mga ito. Ano-ano po ba yung madalas na food safety violations na namomonitor ng Food and Drug Administration, Dr. Mavi? Opo, Asek. Base po sa ating record, kadalasang merong food safety violations sa processed food po ay yung mga unregistered o yung mga hindi nakarehistrong pagkain. Okay. Ganon din po yung mga mislabeled o yung mga labeling declaration nila ay hindi sang-ayon sa guidelines. At pangatlo po, yung mga adulterated, yung mga below the specifications, halimbawa yung nutrient content ay hindi sumasang-ayon dun sa food standard. Kasama na rin po yung mga expired na products. Okay, Dr. Mavic, na banggitin ko lang ulit yung nasabi mo kanina na examples ng or three kinds of food safety violations sa ating mga processed foods. Unang-una, yung unregistered, ang mga food products. Pangalawa, labeling declaration, paglabag doon. At pangatlo, yung adulterated food products. So, ano po ang example ng unregistered? Wala silang lisensya, kumbaga? Ito po yung mga product na walang registro. Ibig sabihin, wala siyang na-issue certificate of product registration. So, pwede pong may lisensya, pero hindi niya pina-register yung product niya. Oo. Ano pong ibig sabihin pagka hindi naka-rehistro sa FDA ang isang produkto? Pag hindi po naka-rehistro, ang ibig sabihin nun, hindi na-check yung content ng product. Kasi pag nag-apply po sila ng Certificate of Product Registration o yung tinatawag na CPR, ito po ay inire-review ng evaluator. So, tinitignan whether yung declaration niya dun sa label is correct or yung ingredients na content ng product is safe. So, lahat ng yun tinitignan bago siya ma-issuehan ng Certificate of Product Registration na pwede na siyang mag-market. Dr. Mavic, dun sa tatlong klase ng ating mga food safety violations, parang sa tingin ko lang parang ito yatang unregistered food products ang medyo napaka-serious na infraction. Ano? Opo. Oo, kasi po nung nakaraang mga panahon, ang tayo ay nasa ilalim ng Republic Act number 37-20 na hindi mandatory ang registration. Pero okay. Ngayong nasa bagong batas tayo, Republic Act 97-11, na strengthen na ang FDA registration is becomes mandatory. Oo. Marami naman pong nagko-comply. Opo, sa ngayon kasi since mandatory na siya, automatic na lahat ng product should be registered with the FDA. Pero yun nga, pag chinek mo sa market, kasi meron tayong regular monitoring, yung mga inspector nagpupunta yan sa outlet. Oh, and then pag nakita nila na suspicious yung product na, kasi madali mong malalaman pag nakita mo yung product na hindi nagko-conform sa labeling mandatory declaration, kukuha sila na ng sample, kukonektahin nila, and then dadalhin dito, ipapa-evaluate dun sa product registration division, iti-check nila ngayon whether yung product naka-register or not. And then, at the same time, iti-check na rin yung mga labeling declaration nila bago mag-issue ng corresponding violation na issuance. So, marami pa rin po tayong nahuhuli ng mga ganon. Sa ngayon po, marami. Bali yung tatlo na yun, plus may additional pa po yung mga expired products. Expired pa pala yung pang-apat. Ng mga inspector natin. Ano naman po yung ginagawa dun sa mga pagkain na nakitang nag-violate o yung mga manufacturers nila ay nag-violate? Opo, pinatatanggal po ba yan sa merkado? Yes. Actually, may dalawang conditions. Una, kapag ang produkto ay unregistered or mislabeled, ang magiging legal action natin dyan is yung inspector, kukuha siya ng sample and then subject it to evaluation. Pag na-confirm na talagang hindi siya naka-register, our legal office will issue yung cease and desist order na i-stop yung yun ang tinatawag na CDO and the outlets na mag-comply doon sa ating regulation. Oo. So, hindi na sila makakapag-process or makakapag-manufacture. Opo, hindi sila makakapag-benta po ng product na yon until
further notice is given. Kasi sasagot sila and then kung makaka-comply sila, then merong panibagong issuance po yan. So merong due process. Mm-hmm. Okay. Paano po matitiyak ng mga consumer at mamimili na safe yung pagkain na kanilang binibili? Huwag niyo po munang sagutin yan kasi we'll take a very short break. One Nutrition will be right back, Dr. Mavica. Sandali lang po at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay pwedeng gumamit ng niligis o puree at lutong gulay tulad ng patatas, kamote at kalabasa at ihalo ito sa paggawa ng mga sabaw at sopas? Maghanda ng gulay sa iba't ibang paraan at iwasan na lagi itong nilagaw o ginisa. Ang ibang gulay ay maaaring kainin ng hilaw, pinasingawan, inihaw at hinurno o baked. Ang mga gulay katulad ng carrots, pipino, kamatis, lechugas, green pepper at iba pa ay lalong sumasarap kung may sausawan o dip o low-fat dressing or French dressing na pinagsama-samang suka, asin, asukal at paminta. Maaari ding gawing dekorasyon ng gulay sa paghahanda ng pagkain katulad ng hiniwang kamote, singkamas, carrots, beans at iba pa. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Dr. Mavic Piñon, ang Nutritionist Dietitian 3 ng ating Food and Drug Administration at pinag-uusapan natin ang food safety. At bago tayo nag-break kanina, ay meron tayong hanging question, Dr. Mavic. So, paano po ba matitiyak ng mga consumer na safe ang pagkain nilang binibili? Okay. Makakatiyak po sila na safe ito. Una, since sila yung kauna-unahang makakapagsabi dahil nakikita nila yan eh. So, inspection nilang mabuti yung produkto. Dapat hindi na siya UV-UV o hindi siya walang kaduda-dudang nakasulat. Halimbawa, merong mga foreign characters dyan sa label. Dapat may corresponding English translation. Opo. So, madali nila yung matitiyak sa consumer. Pero on our part, sa ating sa level ng regulatory agency, of course, bago yan bigyan ng issuance na mag-produce at mag-sell ng product, ini-issuehan natin sila ng license to operate. LTO. So, ibig sabihin, sinecheck natin whether pumapasa sila sa good manufacturing practices. So, nagko-comply sila sa lahat ng regulation, malinis yung facilities, tama yung ginagamit na proseso, yung mga taong, mga manpower doon, walang sakit. So, bago siya ma-issuehan ng license to operate, sinicheck natin lahat yung GMP niya, yung good manufacturing practices. So, hindi pala po, hindi pala madali makakuha ng license to operate kung halimbawa may isang entrepreneur. Kasi kailangan malinis talaga yung kanyang kumpanya or factory, healthy rin yung kanyang mga tao or mga tauhan. Totoo po yan. Oo. Oo. Pero marami kasi sa mga namimili natin, Dr. Mavic, di ba? Lalo na sa mga groceries, hindi pa rin sila masyadong habit yung or practice yung pagbasa nung binibili nila. Kuminsan presyo, di ba? Presyo lang yung pamantayan, pipiliin, magtatabi ng dalawa o tatlong brand o klase, pagkatapos yung pinakamura, yun ang kukunin. Ano po ba yung talagang kahalagahan nung pagkakaroon ng food and nutrition labels dun sa ating mga food products? Maski na yung mga claim nila sa, halimbawa, violator na gano'n na, delicious o kaya super delicious, whatever. Di ba kasama po yun sa kanilang mga dinideclare na nutrition, nutritious na ang kanilang produkto? Yung mga nutrition claims, Asek. Opo, totoo yan. Tama kayo, Asek. Napakahalaga na ang label ay nagtataglay ng mga tamang informasyon. Mm-hmm. Kasi ito ang magdedetermine whether yung isang product ay pwede ba sa consumer. Kasi di ba may mga consumer na may allergy sa isang ingredient. Ito kasi sa label,
pinapadeclare natin doon sa distributor or manufacturer na ito ay dapat sumusunod sa mga tamang impormasyon. Number one, dapat meron siyang product name. Naka-declare yun. So, halimbawa, sardines or bread, naka-declare dapat yun. Yung specific name ng product, kasi may mga trademark, may mga brand name. Oh, oh. Tapos, yung ingredients niya, naka-declare yan in order of proportion. Ibig sabihin ko, ano yung number one na nakasulat dun sa list of ingredients? Yun yung major ingredient niya. Ah, so kasi hindi po, hindi masyadong alam yan ng mga mamimili. Ano po? Oo, basta tinitingnan lang nila. Akala nila, pag marami, maganda. Pero kadalasan, yung mga ibang ingredients, chemicals na lang. Opo. Kaya ang titingnan po nila talaga is, kung ano yung nasa on top of the ingredients, yun yung pinakamaraming taglay na nasa pagkain. At saka, yung sinasabi nyo po, yung mga claims, oo, tinitignan din po yung mga claims kasi hindi lahat totoo. So, kung makikita po ng para sa mga consumer natin na nakikinig ngayon, kung nakikita nyo po na sinasabi ng pagkain na ito ay nakakagamot or nakakapagpa-slim, ganon, sa FDA po, hindi natin pinapayagan yung salitang treat and cure kasi hindi ito drugs, hindi ito gamot. Ito ay pagkain. So, pag ganun po, medyo magduda na kayo dahil hindi po natin pinapayagan yun. Whatever claims na nakadeclare sa label, yan po ay talagang chinecheck ng ating mga food evaluators. Meron tayong guidelines na magdedetermine na kung talagang ang isang produkto ay merong nutritional value. So, bale pala, yun ang isa sa pamantayan dapat ng ating mga consumers na sisiguruhin nila na walang mga ganong claim dahil kasi napaka-importante nun, di ba, Dr. Mavi? Kasi kung minsan, lalo na yung may sakit at makita nila yung ganong produkto sa merkado, akala nila yun na yung makakatreat ng kanilang sakit. Tapos, ang ginagawa pa nila, yun na lang ang bibilhin o kakainin at iiwanan niya yung kanyang gamot. Opo. Kaya yun po ay pinapayuhan natin yung ating mga nakikinig ngayon na wag po tayong basta naniniwala dun sa nakasulat sa label, lalo na may mga claim na talagang hindi naman, alam nating hindi makatotohanan. So, ang pinaka-guide lang po natin dyan is, yung mga processed food na yan, dapat ang titignan nyo talaga is yung limang sinabi ko, ASEC. Yung product name, ano yung pangalan ng product, ano yung sino yung nag-produce. So, tsaka address nila, di po ba? Name and address? Name and address ng manufacturer or distributor. Para ma-check naman po natin kung saan nang galing yung product in case na magkaroon ng problem. Tapos yung ingredients nga po, dapat naka-declare. Tapos yung lot identification number, tsaka yung net weight or yung content ng bigat ng product. Kasi ang mga ito, pag nakita nyo yung kompleto, yan, medyo ibig sabihin, ang ibig sabihin yan, dumaan sa susuri ng ating Food and Drug Administration. Ano pa po bang mga serbisyo, Mavic? Very briefly na lang po dahil kulang na yung oras natin. Ano pa pong ibang serbisyo ng FDA maliban dun sa inyong inspection at saka yung pag-register ng mga products para po matiyak na safe ang mga processed food products natin sa merkado? Opo. Para sa kaalaman po ng ating mga nakikinig, tayo po ay nagkukondak ng market monitoring. Ayun. So, sabihin, tinitignan talaga natin sa outlet na yung mga product ay sumusunod sa regulation. So, pag nakitang kaduda-duda nga, agad na kinokolekta ito ng ating mga inspector at binadala dito sa FDA para ma-evaluate. At may corresponding actions kung ito ay nagbabiolate sa ating regulation. At isa pa po, meron tayong laboratory testing na ginagawa. So, yung mga content ng product na yan, tinitest natin dito sa laboratory at dinidetermine kung tama yung declaration nila. Halimbawa, vitamin A, titingnan natin kung tama ba yung milligram na nakalagay doon. So, at meron din po tayong evaluation ng mga advertisement, promotion, para naman ma-check natin na hindi nadideceive yung ating mga consumers.